Ma'am? Matulog na po kayo, ma'am. Si Sir Jaime, malamang mamaya pa po yan matutulog. Mukhang talagang na-miss niya po yung mga katropa niya dito eh. Betchay, ganyan ba talaga si Jaime? Bago nangyari yung mga nangyari? Po. Kasi hindi yan yung Jaime na nakilala ko. We can be friends, right? Ma'am, sino naman pong may ayaw na maging kaibigan kayo? Mabait po kayo at maayos na amo sa akin. At saka ma'am, parang nakakahawa yung kagandahan nyo. Kung ganun, I want you to be honest with me. Gusto ko malaman kung mapagkakatiwalaan ba kita. Doma! Sir! Chichay! Sir! Paano ka? Ay, sige, sir. Nangyari? Alam ko naman, Betchay, kahit ikaw magsalita. Alam ko na ako yung dahilan kung bakit nagkahiwalay kayong dalawa ni Jaime. Galit ka pa rin ba sa akin? Masama pa rin ba ang loob mo? Nung dati po. Opo. Mabigat sa loob ko, syempre, kasi minahal ko rin naman si Jaime. Kini-question ko nga noon yung desisyon ko eh, kung tama ba na tinalikuran ko siya dahil dun sa pagkakamaling nagawa niya. Kaya lang din po, ma'am, hindi ko rin naman talaga matanggap noon na ako yung magiging dahilan para ang isang bata mawawalan ng isang buong pamilya. Kaya noon po talaga nagpuprotesta yung kaloob-looban ko, ma'am. Pero ginawa ko yung alam kong dapat kong gawin. Hindi madali, ma'am. Masakit talaga. Hindi ko po makuhang umiti, hindi ko makuhang maging masaya. Natural, ganun nga siguro talaga kasi mahal mo. Pero wala na po yun. Talaga ma'am, wala na po yun sa akin. Alam niyo kung bakit?
Kasi, di po ba sabi ko, baka talagang hindi na ako maging masaya, hindi na ako mapapangiti pa. Nung makilala ko si Chito, si Papa Bird, siya po talaga yung nakapagpangiti sa akin, Mom. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala siyang ginawa kundi pasayahin ako. Ang meron po ako ngayon, kasalukuyan at hinaharap, kasama po ang aking Papa Bird. At si Chichay, siyempre, ang aking Kerber. Lahat po, gagawin ko para sa kanila. Lahat, Ma'am, para maging masaya sila.